Maraming mga nasasabi na kapag creative kang tao, usually na li-label ka na bilang isang artist or future artist or dapat maging artist ka. Minsan naman baliktad naman, kapag ikaw ay isang artistic na tao, expected sa'yo na dapat creative kang tao. Pero naniniwala ako na pagiging creative, ang creativity, hindi siya exclusive lang sa isang tao or sa mga iilan na tao na para siyang isang unique na talent na ito, pinanganak kang ganyan. So, creative ka. Ikaw naman hindi ka nga pinanganak na creative, so sorry na lang. Pero sa video na to ngayon, magre-review tayo ng isang libro na tinatawag na Still Like an Artist by Austin Kleon para malaman natin kung paano tayo magiging creative. Ano yung mga sikreto ng mga taong creative? Hi, kumusta ninyo lahat? Kung bago ko dito, ako si Wesley. Simulan na natin yung video. Unang-una, sa paano tayo magiging isang creative na tao, ito ay Learn How to Steal. Sinabi ng isang sikat na artist na si T.S. Eliot, immature poets imitate, mature poets steal, bad poets deface what they take, and good poets make it into something better, or at least something different. The good poet wields his theft into a whole of feeling which is unique, utterly different from that from which it was torn. Usually kasi pag inisip natin na manggaya or magnakaw ng gawa ng ibang tao, nafe-feel natin na ay pag kinuha ko to, wala na masyadong magbabago kasi nga carbon copy, di ba? Pero that's not usually the case, ano? Kasi once na ina-apply natin yung mga nagagawa ng ibang tao, once na tayo na yung gumagawa nun, na-add natin yung personality natin doon eventually. Habang ginagawa natin yung bagay na yun, dumarating yung time na yung personality natin na unique ay nag-merge doon sa ginagawa natin. And therefore, nagkakaroon siya ng itsura na itong ginagawa mo, akala mo na ginagaya mo lang sa iba, pero sa paningin ng mga iba namang tao, ay parang unique ito sa'yo. Kapag ang isang tao ba na mahilig mag-drawing, kapag gusto niya gumaling, or at least gusto niya matuto mag-drawing, ano yung ginagawa niya? Sinusubukan niyang manggaya ng mga sikat na gusto niyang maging. Isa na rin halimbawa sa pag-aaral mo kung paano kumanta, ang pagkanta naman, alam natin na parang unique yan. Although may mga tao naman na nakakagaya ng boses ng iba, pero other than that, usually, once na ginagaya natin and every time na gumagaya tayo ng mga ibang tao na kumakanta rin dahil gusto natin sila, idol natin sila, once na in-apply natin yung meron silang ginagawa. Actually, kasi parang nai-steal mo yung mga meron sila na talento at nagiging parang sayo na rin. Kasi usually, kapag iniisip natin yung term na steal, di ba parang ninakaw mo, ibig sabihin, sayo na yun. Kaya dapat matutunan natin na lahat naman ng bagay sa mundo, once na tinusubukan mo lang gayahin yan, time will come na kapag paulit-ulit mo yung ginagawa, magiging part mo na yan, magiging unique na yan sa'yo. Maging talent man yan, maging skill man yan, or kahit ano pa. Dahil kung papansinin natin, wala naman talagang original. Lahat ng bagay ay may pinanggagayahan na tao. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, may mga naririnig tayo ng mga akala natin unique to na singer. Pero in reality, pag tinanong mo siya sa isang interview, sino naging inspiration mo? Meron siya naging si inspiration A at siya yung parang sinusubukan niyang gayahin. Kaya ang nangyari, habang ginagaya niya yung taong kung saan inspired siya, once na ina-apply niya yon, nag-a-add yung personality niya doon. And therefore, nagiging mas bago siya. Naakala natin, ito unique to. Pero in reality, may pinanggayahan lang siya. Which leads me sa pangalawa na nothing is original. Sabi ng isang writer na si Jonathan Lehem, when people call something original, 9 out of 10 times, they just don't know the reference or the original sources involved. Sabi ko nga kanina, di ba? Once na meron kang ina-adore or ina-idolize na isang very talented na tao at gusto mo maging katulad nila dahil sila medyo creative sila, magaling sila sa ginagawa nila, makikita rin natin yan sa mga mismong origin story ng mga sikat na yon, na meron din silang mga iniisip na ito, gusto ko tong tao na to, gusto kong maging katulad niya, at dahil sa kanilang pagkaroon ng inspiration, ng adoration, nagkakaroon sila ng urge na gayahin yung tao na yon. And therefore, once na binigyan nila ng action yung feeling nila, yung urge nila na maging katulad ng ganon, mas tumataas yung chance na maging ganon din sila, or maybe minsan maging mas better pa. Dahil sabi din sa libro na what a good artist understands is that nothing comes from nowhere. All creative work builds on what came before. Nothing is completely original. Sinabi rin yun sa Bible, nasa Ecclesiastes 1 verse 9. There is nothing new under the sun. Ang pangatlo naman na tip na kung paano tayo magiging creative, na kailangan nating maintindihan na everything starts from copying. Paano ka natuto magsulat ng words? Diba sa mga
libro natin nung nursery pa tayo, meron tayong pinanggagayahan ng mga words. Tinitrace natin yung lines doon sa mga letters para magaya din natin sila. Paano tayo natutong maghawak ng lapis, ng ballpen? Natututo tayo sa pamamagitan ng pagtingin natin sa ibang tao or sa mismo nagtuturo sa atin kung paano tayo magsulat. Katulad din ng isang musician na kapag gusto niya matuto ng isang kanta, kailangan niyang gayahin yung chords. Or minsan kahit para maging magaling siya na gawin yung kanta na yon, kailangan niya ring gayahin kung paano yung pag-strumming ng chords, kailangan niya ring gayahin yung accent ng taong kumakanta ng original na yun, na kanta. Katulad din sa mga painter na kung paano sila magiging mas magaling pa, diba usually gumagaya din sila ng mga masterpiece ng mga magagaling at talented na mga artist noon. Paano yung tao natututong mag-solve ng Rubik's Cube, ginagaya niyo yung mga pattern na pwede niyo makita sa internet na mga nakuha na ng mga ibang tao na mga mas nauna sa kanya. Sa lahat ng bagay na gusto nating maging or sa lahat ng bagay na gusto nating makamit, huwag nating kakalimutan na lahat ng mga magagaling na yun ng mga tao, lahat ng mga nagiging great na people, meron lang silang pinanggagayahan. Dahil dito nagsisimula ang lahat bago sila magkaroon ng sarili ng mga talento. Sinabi dito sa libro na sinabi ni Kobe Bryant na there isn't a move, that is a new move. Na sa great success na meron si Kobe Bryant, lahat daw yun, ginaya na lang sa mga sikat na tao, sikat na mga basketball player na gusto niya maging. Kaso ang nangyayari, yung katawan niya, hindi niya kaya yung mga ginagawa ng mga sikat na yon. Kaya ang ginagawa niya, nag-a-adapt siya dun sa mga moves na gusto niyang makuha sa mga sikat at magagaling na basketball player. And therefore, dun siya nakakagawa ng mga akala natin na unique na moves. Pero in reality, meron lang siyang inspiran na meron siyang pinanggayahan. So para sa akin, nire-recommend ko sa inyo na basahin niyo itong libro na to either sa internet or bilhin niyo na yung hard copy dahil natuturuan ako nito kung paano ako maging creative sa sarili kong kakayanan. Na minsan iisipin natin na kapag creative kang tao, innate yan sa'yo or mga nasa iilang tao lang yan. Pero tinuturuan ako nito na lahat naman ng tao talaga kaya maging creative. Meron lang tayong mga dapat gawin at dapat malaman. Pero mas mahalaga yung dapat gawin. Kasi minsan, gusto nating makamit yung ganitong bagay, gusto nating maging katulad niya. Pero kung wala naman tayong sinisimulan, kahit manggaya man lang sa kanila, wala tayong maka-accomplish sa dulo. Kaya kung nagustuhan niyo itong video na to, like lang kayo. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit niyo bell para sa mga susunod na videos katulad din ito. Bye!